niya ka. Ang sabi mo sa akin noon, mahal na mahal mo ako. Problema kahit premature ang panganganak ng asawa niyo dahil maganda po ang kondisyon niya pagkatapos manganak. Binabati ko po kayo, senyor. Maraming salamat, doktor. Isa na naman pong lalaki ang anak ninyo, senyor. Seryo? Oo, oh, Angelica, ako. Pumunta ako para makita ang kapatid ko. Ganun na rin si Marima. Angelica, ako. Pumunta ako para makita ang kapatid ko at para kumustahin si Marimar. Bakit kayo natulala? May nakita ba kayong multo? Anong problema? Eh kasi, hindi ka namin inaasahan. Bakit hindi ka nagpasabi? Nagmamadali na kasi ako. Tingnan mo siya. Heto na si baby. Hindi ba ang cute ng kapatid mo? Magkamukha sila ng papa mo, hindi ba? Pumapayag ka na ba? Hindi nakakabuti sa ating lahat na nandito si Bella. Oo, tama ka doon. Hindi nakabubuti sa'yo nandito siya dahil nire-report niya kay Gustavo Aldama ang kilos mo. May sakit si Gustavo. Walang ginagawa. Habang pasangkong lahat ng responsibilidad sa club, wala siyang karapatang kumita ng malaki gaya ng dati. Pero kasama sa karapatan niya, ang pagiging tapat mo sa kanya. Naniniwala ka bang yayaman ka sa pagiging tapat? Oo, siyempre naman. Nakukuha ang pera dahil sa maraming dahilan. Kasama dyan ang talino, ang preparasyon, ang pagsisikap na matupad ang mga pangarap, at ang pagiging laging tapat. Pero hindi may pagmamalain ang pera na kuha sa maling pagpapalakad ng negosyo. Hindi ko kayang gawin ang gusto mo. Tandaan mong malaki ang utang mo. Malaki, Esteban. Wala akong utang dahil nagtatrabaho ko ng maayos. Kahit sino kayang gawin ang ginagawa mo para sa akin? Ba't di ba ako sisantihin? Wala ka talagang utang na loob. Kung ay tinuturo mong pagtanaw ng utang na loob ay ang paggawa ng masama, ng kasalanan. Pasensya ka na dahil wala kang mapapala sa akin. Aalis na ako, Señor Duarte. Maganda ang kaftan na suot mo. Magugustuhan kaya ito ni Mr. Sanjenis? Sa tingin ko naman. Alam mo yan dahil matalino ka. Pagdating sa kanya, kailangan ko ng talino. Pero baka hindi niya yan magustuhan. Mas gusto kasi ng mga Latino ang tipo ng damit na pinapakita ang hubog ng ating katawan. Bueno, kung ganun, pasensya siya. Ang akala ko ba gusto mo siyang maging masaya? Tama ka dyan. Pero hindi ibig sabihin nun magpapalit ako ng damit dahil ayaw niya. Palagi ka bang ganyan? Laging mataas ang tingin sa sarili. Mahina ako dati. Pero dati yon. Iba na ako ngayon. Congratulations, Bella. Thank you, Brenda. Ano ka ba, Corazon? Bakit ka pumunta na walang pasabi? Ang totoo, Chuy. Iniisip ko kasi ang lahat ng kalungkutang dinanas noon ng kawawang si Marimar pagkatapos nilang makasal ni Senyorito Sergio. Kung ako lang pinakasalan niya, magkasama na kami. Naipaayos ko na sana ang kubo nila at tiyak na masaya siya sa buhay niya ngayon.
Pero sadyang bulagang pag-ibig, Chuy. Sa tingin mo ba, nakalimutan niya na si Senyorito Serio? Ha, imposible yon. Kahit nasang lupalop man siya ng daigdig, siguradong siya pa rin ang tanging iniisip niya. Gagawin ko lahat para maging masaya ka palagi, Marimar. Pangako yan. Sinungaling ka. Walang hiya ka. Pero bakit patuloy pa rin kitang minamahal? Bakit? Mamahalin niya ito hanggang kamatayan. Ah! Nga pala. Kumusta ang bagong panganak na sanggol ni Senyora Angelica? Napakaliit niya. Kaya ganun dahil maaga ipinanganak ang batang yun. Kaya todo alaga si Senyorita Angelica. Bakit naman natatakot siya, Chuy? Takot? Oo. Hindi ba ang anak ang nagbabayad sa kasalanan ng mga magulang niya? Oo, sabi nga nila. Ha? Patawarin ako naman ng Diyos, Chuy. Pero para sa akin, may kinalaman si Senyora Angelica sa pagkasunog ng kubo, pati ng lolo't lola ni Marimar. Panginoong Diyos, kumawain. Tingin mo ba, magagawa niyang ganung bagay? Masama siyang babae. Kaya tiyak kaya niya yun. Bata man siya pero lubos na ang lupit niya. Isinusumpa ko, sigurado may inutusan siya para sunugin ang kubo habang nasa loob ang matatanda. Gusto mo ba ng kape o kahit tubig? Hindi, ayos lang ako. Salamat. Si Papa. Parating na siguro siya. Abala yun sa asyenda. Maganda kasi tinatakbo ng negosyo. Hintayin mo na siya dito. Hindi, Angelica. Mamaya na lang. Kumusta na pala ang bahay ni na Marimar? Ang Papa mong nakakaalam dun. Siya na lang ang kausapin mo tungkol dyan. Okay. Kukuha muna ako ng kabayo para madalo ko si Marimar.